na yan, makakasama natin na live via Zoom si Ma'am Katia Estavilla, itong tagapagsalita ng Consumer Watchdog na Bantay Bigas at Amihan National Federation of Peasant Women. Magandang umaga, live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide po tayo. Hello, magandang umaga sa iyo, Sir Gerald. No, magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong radio program ngayon. Una po sa lahat, ano yung posisyon nyo dito sa pronouncement, yung naging bahagi po ng pananalita ni Pangulong Marcos noong nakaraang linggo, malapit nang ma-achieve itong 20 pesos na presyo ng bigas, kada kilo po yan? Oo, Sir Gerald, siyempre ang mga consumers natin, lalong-lalo na yung ating mga magsasaka, ay talagang hinahanap yung 20 pesos per kilo na pangako ng PBBM dahil ever since na umupo siya bilang DA Secretary at Presidente, ay ito na yung pangako niya sa ating mga consumers, no, mga magsasaka. Kaya lang ay hanggang ngayon ay ganun pa rin yung kanyang statement, kanyang mga salita na malapit na yung 20 pesos per kilo. Para sa mga magsasaka ay yung 20 pesos per kilo ay na pangako niya ay kaya naman niya itong ibigay o kaya naman ito mangyayari kung talagang seryoso yung gobyerno natin na gawin, no. Una, kailangan talaga maglaan ng malaking pondo yung gobyerno para dun sa attainment ng food security, at unang-una dito ay siyempre palakasin yung ating lokal na produksyon sa pamamagitan talaga ng pagsasubsidize doon sa mga gamit sa produksyon ng ating mga magsasaka, dahil doon sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng kanilang ginagamit sa pagsasaka ay marami sa ating mga magsasaka ang ano na, yung tipong disgruntled na dahil doon sa hindi talaga nila kaya yung presyo ng abono, pestisidyo. Sa Isabela, ang banggit nila ay umaabot na sa 70,000 pesos per hectare yung nagagastos nila, at kalakhan dito sa 70,000 pesos ay kasama dito yung interest dun sa inutang nila nung panahon na sila ay nagtatanim. So dapat maibaba ito ng gobyerno sa pamamagitan, siyempre, Sir Gerald, ng subsidies, no? Subsidized input, subsidized loan, ensure yung post-harvest facilities, at i-ensure din ng gobyerno na nabibili sa tamang makatarungang presyo yung kanilang palay na hindi sila lugi. Panawagan ng Bantay Bigas at mga magsasaka ay at least hindi bababa sa 20 pesos per kilo yung pamimili ng gobyerno sa palay ng ating mga magsasaka. At yung nabili niya ay dapat ibenta niya ito at dalhin sa palengke sa pamamagitan ng subsidized price din na presyo ng bigas. At ito, pwede niya maibigta yung 20 pesos per kilo kung talagang gugustuhin niya, Sir Gerard, no? Pero yung sinasabi niya, at nakikita natin na yung pagbanggit niya ng 20 pesos per kilo ay hindi rin malinaw kung paano ma-attain yun. Hindi rin naman pwede na yung 20 pesos per kilo na binabanggit niya ay magmumula sa importasyon, dahil mas lalo na nitong papatayin ang ating industriya sa pagsasaka. At ganun din ay wala, kahit kailan ay walang 20 pesos per kilo sa presyo ng mga imported na bigas. At para magawa din niya ito ay dapat i-repeal niya yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law, na talagang ito yung nagtali sa kamay ng gobyerno sa pamamagitan ng NFA na tanggalin yung support subsidy dito sa presyo ng bigas. Yun, nawala talaga yung 27 pesos at saka 32 pesos na dating presyo na inilalabas o binebenta ng NFA. Sa panahon ngayon na talagang wala pa siyang malinaw na plano kung paano ma-attain yung 20 pesos per kilo, walang saan manggagaling yung pondo, edi dapat mag-price control na, dahil sa napakataas talaga yung presyo ng bigas, na yung mismo yung monitoring natin ay meron mga klase ng bigas, lalong-lalo na yung well-milled rice, na umabot sa 4 pesos yung taas ng isang kilo. So sana mag-price control na siya habang wala pa yung hindi pa talagang malinaw kung kailan mangyayari yung 20 pesos per kilo. And ganun din ay ongoing na yung anihan, dapat bilhin na ng gobyerno yung mga ibinebenta ng ating mga magsasakang palay, ipagiling niya ito at dalhin niya sa palengke para naman yung 25 pesos na nandyan sa kadiwa, no,
na hindi rin naman talaga tuloy-tuloy yung 25 pesos ay binibenta ng kadiwa, ay madalas sa palengke nang sa ganun ay mas maraming mga kababayan natin ang makikinabang dun sa pangakong 25 pesos per kilo. Ma'am Cathy, bilang isang magsasaka ay naobserbahan ko rin itong parang may banggaan kasi itong 20 pesos na nais ng Pangulong Marcos na presyo ng bigas, dahil minsan yung farm gate price ng palay kapag yung mga pag yung harvesting season ay nataon dito sa summer, na minsan nga 20 pesos yung presyo ng kada kilo ng palay, hindi po yan bigas ano. So medyo may conflict dito sa sinasabi ng Pangulo, dahil minsan yung presyo ng farm gate ng isang kilo ng palay mahigit na 20 pesos pa po sa mga probinsya. Diyan sa Isabela nararamdaman din po ito, Ma'am Cathy. Oo, tama ka Gerard, no? Yung sa ngayon ay mataas yung pamimili ng mga traders dun sa ani ng ating mga magsasaka, kung saan ay umiiral yung 18 pesos per kilo sa fresh at 22 hanggang 23 pesos yung dry, no? So mataas yan at sana magtuloy-tuloy. Kung kaya, hindi natin pwedeng gamitin yung rule of thumb dito na times to the price of price equals the price of a kilo na bigas sa merkado. Kaya nga kailangan natin ng intervention na ng gobyerno, no, Sir Gerard, na tanging ang gobyerno ang makakagawa nito. Hindi kailanman ay hindi gagawin ito ng mga millers, ng mga traders at ng mga importers na talagang magbababa sila ng presyo dahil gusto nilang makatulong sa ating mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mahihirap. Pagkus ay talagang ang orientasyon ng mga yan ay kumita, at hanggat kaya nilang baratin, i-monopolize yung presyo ng bigas sa merkado ay gagawin at gagawin nila. Kaya nga yun yung panawagan natin na dapat yung intervention ng gobyerno ay dapat palaging nandiyan para naman hindi samantalahin ng mga traders, millers yung tawalan ng aksyon ng gobyerno. Itong aking partner si Bombo Everly, may katanungan din na Bombo Everly, go ahead. Yes, pag binabanggit nyo nga po itong presyohan po ng bigas, katulad po ba doon sa issue ng asukal, sa tingin nyo po mayroon din po nga cartel na nasa likod po na kumukontrol dito po sa presyo po ng bigas? Actually, umiiral naman yan, Beverly, dahil makikita natin yung pagtaas ng presyo ng bigas ay kahit napakarami yung imported na bigas ay hindi bumababa, no? Kahit sabi ng ating mga retailers ay dati kapag panahon ng anihan ay ramdam nila yung pagbaba ng presyo ng local rice, no? Pero ngayon ay mas ang nararamdaman nila ay tuloy-tuloy na napagtaas ng presyo ng bigas. Bahang-baha tayo ng imported na bigas. Actually, last year ay umabot ng 3.8 million metric tons ang na-import na bigas, pero nanatiling mataas, no? Dahil doon nga sa pagmomonopolyo, at walang ibang magmonopoly dyan sa presyo kundi ang mga cartel. So dapat yan ang tignan ng gobyerno, at dapat yan ay basagin yung kagagawan o yung pagmomonopolyo ng presyo ng mga pangunahing produkto. At kitang-kita na natin, ang dami na nating karanasan, no? Yung oil, yung presyo ng sibuyas, yung bigas, na matagal lang umiiral sa Pilipinas yung mga ganyang kalakaran, pero walang nagagawa talaga yung gobyerno. Walang investigasyon, walang napapanagot, at kahit maraming ang mga smuggled goods ay ganun pa rin ang nangyayari. Puro investigasyon yung ginagawa ng Kongreso at saka ng Senado na wala talagang napapanagot. Okay, may mga grupo na rin po ba kayo na natukoy po na kumukontrol talaga sa presyo po ng bigas sa merkado? So far, yung syempre, nandun pa rin yung mga big cartels. Pero kung grupo at grupo, marami ng mga pangalan na lumutang sa mga investigations ng Senado. Pero ganun pa rin, talagang nandyan lang, walang nagagawa. Okay. Kapag wala pong kumukontrol o wala pong cartel, ano po ba ang dapat na gawin po para doon sa presyo po ng bigas ngayon sa merkado? Actually, ang gobyerno dapat ang mag-control doon sa presyuhan. Dapat alam niya kung magkano ang
hanggang magkano lang dapat ang ipinapatong ng mga traders, ng mga millers sa produktong bigas, nang sa ganun ay hindi talaga masasamantala, no? Hindi talaga masasamantala yung napakataas na presyo na given na sa mga nagdaang mga taon, ng mga nagdaang talagang kitang-kita natin kung paano binabarat yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka, pero nananatiling mga napakataas yung presyo ng bigas. Kaya doon mo makikita yung pagmomonopolyo ng presyuhan. Dahil nga ang gobyerno mismo na dapat siyang magpupulis doon sa kita o sa pwedeng ipatong ng mga traders, millers hanggang sa retailers ay hindi niya nagagawa yung kanyang tungkulin. Si Bomba Ever, may katanungan pa, Ma'am Cathy. Go ahead, Bomba Ever. Ma'am Cathy, follow up lang po kasi sabi po ng Pangulo na malapit na nga pong maabot itong 20 pesos na kada kilo po ng bigas. Sa tingin niyo po ba possible po ito na mangyari this year, Ma'am Cathy? Actually, kung possible at possible, posible, no? Ngayon pa lang, mag-ayos na siya ng mga budget para ilaan sa ating industriya sa agrikultura. Lalong-lalo na this coming planting season ulit, which is June, ay dapat i-ensure na niya yung subsidies ng ating mga magsasaka. Support subsidy sa ating mga magsasaka hanggat maaari ay dapat yung lahat ng mga pangangailangan o yung mga gamit sa produksyon ng ating mga magsasaka ay isubsidize ng gobyerno, no? Isubsidize ng gobyerno nang sa ganun ay mapababa talaga yung cost of production ng ating mga magsasaka at talagang massive planting ang gagawin ng ating mga magsasaka, hindi yung isasanla nila yung kanilang lupa dahil malulugi. Tapos kapag nakapagtanim at nakapag-ani yung ating mga magsasaka ay talagang mismo din ang gobyerno ang bibili dun sa ani ng ating mga magsasaka. Proposal nga namin para ma-regulate niya yung presyo at maibigay niya yung presyo na 20% ay 20 pesos per kilo ay bilhin niya yung 25% ng ating local production, no? Tapos ipagiling niya yan at idalhin niya sa palengke sa pamamagitan ng pangako niya na 20 pesos per kilo. Ayan ay talagang isa-subsidize, fully subsidized din ang presyo ng bigas sa merkado. Nang sa ganun ay yung malawak na bilang ng ating mga consumers, mga magsasaka ay talagang makakabili ng murang bigas at yan din naman ang kanyang pangako. Okay, with that, maraming salamat, Ma'am Cathy Estavillo ng Consumer, itong tagapagsalita ng Consumer Watchdog na Bantay Bigas. Mensahin nyo lang po siguro dito sa ating mga tagapakinig. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig at dapat ang gobyerno ay talagang bigyan importansya niya yung ating industriya sa agrikultura. Maliban dun sa aking nabanggit kanina ay dapat ipanawagan natin na ibasura yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law na nagresulta sa pagtanggal ng mandate ng NFA na mag-regulate ng presyo ng bigas sa merkado at ganun din pamimili ng palay ng ating mga magsasaka sa mataas na presyo. At siyempre, patuloy natin ipapanawagan na dapat may programa ang ating gobyerno para sa pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa, libreng pamamahagi ng lupa sa ating mga magsasaka, ipagbabawal yung land use conversion at higit sa lahat, i-ensure yung irrigasyon sa lahat ng irrigable lands. Meron tayong irrigable lands na 3.1 million metric hectare, irrigable lands na 3.1 million hectare. Kapag nalagyan yan ng irrigasyon, pwede sa 80 cavans per hectare na average yield ay lampas-lampas dun sa ating pangangailangan ang lilikhain ng ating mga magsasaka. Kasabay nito ay siyempre support services ng gobyerno. With that, maraming salamat po, Ma'am Cathy, sa oras na ibigay niyo sa Bombo Radio.